Kasag naog pa. Patay ko sa tubig. Nagkapuno. Okay, so good afternoon guys. Updates sa ating area. Thank you Lord. Medyo mainit. No, so tamang tama. So gawin natin ngayon ay mag spray sa beds. No? So ito yung sagot sa mga problema sa wilting. No? Paano maiwasan? Paano ma-prevent yung wilting sa kahit anong tanim? Sa gin, ito ay routines na. Ito ay part sa ating procedure dito sa ating land preparation. No? So before nyan, shout out muna kay Ma'am Maria Silisti Blish ng Sikihor. Shout out, Ma'am. No? So paano ma-prevent yung wilting lalo na dito sa mga ganitong areas? No? Kung meron man, at least ma-minimize natin. Hindi yung bang mag-ubusan. Shout out Jewel Mitch Halina. Shout out sir. Shout out Alex Ibiro ng Surigao. Shout out Pinos Vlog. Shout out Sir Cha the Farmer ng Sibunga. Ayan, mainit. No? Shout out LM Integrated Farming and Techniques. Shout out sir. Shout out Nilson Kuka. Shout out Arwin Ayala Binlianuiba. Shout out Arvin Benedicto ng Batangas. Shout out din kay Police Farmer. Musta sir? No? So, paano natin ma-prevent? Again, tapos na yung mga beds, naka-relax na. Naulan na, nainitan. May mga damo na rin. No? So ngayon, gagawin natin ay mag-spray sa beds. Prevention sa wilting. No? So gagawin natin again part sa ating SOP dito sa land preparation. So meron tayong inihandang asin at saka chlorine. Kaysa natin subihin ko. Legos chlorine do. No, so again, timplada sa chlorine. 250 grams per gram or 20 grams per 16 liter. No, so ito'y tinunaw na chlorine. Ngayon mo ting. Parang spriting. Chlorine ba? No, so tunaw na to. Binabad natin lang sa tubig. 2 days binabad. Ayan. Chlorine solution na. May nagtatanong din yung Sunrox. Hindi ako nakatry guys. Pero yung iba gumamit ng Sunrox. Iwan ko ano yung results. No, so yan yung chlorine 1/4 kilo plus asin. Yan ako ng asin. Asin kasi sako-sako yung asin ko. Ito. Para na rin urea. So, asin na tangin ng puti. 3 kilos. 3 kilos yung asin natin ngayon. Inagdaga natin dati 2 kilos lang. Ngayon nag 3 kilos tayo. So roll ng asin, again soil conditioner. Yung chlorine naman ay disinfectant. Problema sa chlorine, pati good bacteria ay mamamatay. Iwan ko, di ko naman nakita. Pero sure ball, yung mga bad bacteria ay patay. Kana, pwede na natin planting. So again, asin yan, 3 kilos plus chlorine na 1/4. That's per gram. No, so yung asin, yan yung chlorine. Masakot. White yung coke. Tapos mix naman ulit. Tapos mag-try din ako. Spray kami mamaya.
part sa experiment. Sprehan ko yung ceiling na almost ano na 11 months. Yung ceiling panigang diyan, yung naka-intercrop, kung maalala ninyo, no? Sprehan namin yan ng puro chlorine laban sa anthracnose. Nagka-anthracnose yan diyan. Na kasi di na naalagaan. So, try namin later once di na masyadong mainit. Time check 1:30. So napakainit. No, so yan yung mixing. Sa 16 liter divide nila 3000 grams divided by 12.5. That's 12.5 16 liter in a drum. No? Dun sa chlorine, that's 20 grams per 16 liter. So, yan yung mixing. Again, dating ampalehan, tanim ulit. The same beds. Dito, of course, may nag-comment sa atin. Ano daw? El Nino daw? May El Nino na naman. Based sa pag-asa, wala naman. Yung ano lang. ITCC. So ngayon mainit, so inexpect in the coming days maulan. So dito sa area natin, wag na yung ano. Wag na yung extremes na panahon. So dito sa atin again, preferred natin yung maulan na panahon. Pangatlo. Lungo. Mas again going back, paano ma-prevent yung wilting? O unti-unting pagkamatay ng mga tanim. So sa atin is doon tayo nagpo-focus sa land preparation. Hindi natin sinisolve yung wilting. Hindi natin hinahayaang umabot sa punto na mag yun bang pagalingin natin yung nagka-wilting. So sa atin is piniprevent natin paano maiwasan yung wilting. And so far, based sa ilang beses na tayo nagtanim ng ampalaya, so far di tayo naka-experience ng wilting. No, maliban dati nakatanim tayo dito diyan kasi babad sa tubig. So ngayon ginawa natin, hindi 'yun yung wilting na wilting. Wilting namamatay 'yun dahil sa babad sa tubig. So iba kasi yung wilting, no? Kesa yung babad sa tubig. No, so mix natin. Tanda rin mo. Once again, yung asin naman, yan yung ginagamit nating soil conditioner. No? So, maximum tayo ng 3 kilos. Dati 2 kilos lang. So, last, ngayon nag 3 kilos tayo. Kusgiti. Kusgiti po yun. Lina. Tulo. Ano yung gasolina? Kato to. Puna naman yung gasolina na. Wala ka. Tapos mo na. So mix. Mix before gagamitin. So mix lahat bago mag-spray. Yan, naka-mix na. No, so again, dami kong sinabi, naka-post pala. No, so spray. Oh yeah, namin yung belt. Spray tayo sa beds, pabalik na. Naman yung belt.
Pa nagbutas ka ting. Tidir nagyaya ting. Baklay na mo. No, so again, ang chlorine ay ginagamit natin bilang replacement sa mga copper-based fungicides at bactericides na napakamahal, no? So yung chlorine ginagamit natin disinfectants in replacement, no? Hindi lang yung basta-basta, replacement talaga. So di tayo gumagamit ng copper-based fungicides at bactericides. Considering the cost, ang mahal. Tapos yung results ay the same. No? Kaya, try natin later dyan sa ceiling panigang. Kasi ano naman yan? Pwede naman yan mamatay. So try tayo dyan. Kung mamamatay ba yung sili o yung anthracnose na ba yung mapapatay niya. So, try natin later. Last hour dito. So again, as in, soil conditioner. Yan yung role sa asin. For more information about asin, paano naging soil conditioner yan. Of course, may marami tayong video. Plus, i-check nyo yung Jadam technology. Yung organic farming sa Korea. Doon yung idea natin sa asin. No, shout out Sir Alex Ibero. Tapos sa chlorine sa kaibigan natin from Midsalip, Sambuanga del Sur. Shout out Sir Michael Chu. Thank you, sir. Thank you sa pagbahagi ng iyong kalaman na laking tulong para makatipid tayo dito sa ating mga tanim, no? So again, yun lang. Pinakatipid na paraan paano ma-prevent at maiwasan yung wilting sa kahit anong tanim, dapat dito sa land prep mo ginawa. Kasi mahirap na pag andyan na, mahirap nang lutasin, no? Mahirap, no? Yung kasabihan na prevention is always better than cure. Bakit? Ano tong belt natin? So yun lang. Maraming salamat. Iwan ko kung kasi nagtabi-tabi ako kanina. Humang nagsalita ako kanina. Tapos nakapost pala. Ay, nako. Parang ano, maluwang yung belt. So yun nga, so in case mahirap na mag video ulit, if in case hindi ko nasabi yung sa unahan, kasi akala ko na na-play ko na, naka-post pa pala. Again, uulitin ko, yung chlorine ay laking tulong bilang prevention sa wilting, mga problema sa lupa, no? Bacterial, it could be fusarium wilt. Laking tulong at napakamura lang ng gastos, no? Again, what dito nagmahal na 150 per kilo. So that's divided by 4. So 30 plus lang yung cost mo per drum. No? Kumpara dun ka sa mga copper-based fungicides at bactericides. Yung timpla nun is 250 grams per drum. So, napaka mahal
napakalaki yung savings, tapos yung results ay the same naman. Pwede nyo yung subukan, no? Kung totoo ba, again, wala namang mawawala sa inyo pag sinubukan nyo, only nakatipid kayo. Hoping, again, binabahagi natin, hoping makatulong, lalo na doon sa mga nagtatanong paano ma-prevent yung wilting. Dami, same lang, pabalik-balik lang, no? Na problema, kasi sa land prep pa lang is andun na yung problema, andun na sa lupa, no? So tapos wala, mahirap nang gamutin, no? So sa atin is hindi natin ginagamot, ang sa atin is pini-prevent na dumating. Pini-prevent natin na mangyari sa ating mga tanim. No, so yun lang, sana nakatulong. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupila Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, may kahibalo. Apan ay saba kay manuon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you Lord. Ano guys? Ano po ko muna yung belt. Kasi maluwang, luag ba luag. God bless everyone. Thank you.